Okay. So, punta na tayo sa main event. Punta na tayo sa main event. Mga kababayan, napanood niyo na yung Mom? Teaser ng Mom. Ayan. Siyempre, i-share ko sa inyo. At siyempre, si Direk Daryl Yap ay napakabait. At ano, no, talagang, ano siya, very willing na i-share yung ano, very willing na i-share ang, what do you call this? Yung willing na willing i-share si Direk Daryl Yap yung teaser ng Mom. Ayan. Ipakita natin. I'm pretty sure nakita niyo na to eh. Ipakita natin ulit. Ayan. Pero mapakita natin ulit para masaya. Teka lang ha, nawala eh. Zuri na. Ayan. Ito na. Nakakaloka to. Parang feeling ko ano, feeling ko sobrang ano na, sobrang asan ba yun? Ito. Ayan. Feeling ko sobrang ang dami ng na-hospital, no? Dahil sa 27 second na teaser na to. Eh, panoorin natin, guys. Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. Napaksinungaling mong tao. Grabe, no? Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. Napaksinungaling mong tao. Nakakaloka. Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Nasasaktan ako. Ayan. Stop muna natin. Si Direk Daryl Yap, very, very kind. Sabi niya, oh, wala raw siyang issue dun sa copyright nitong teaser. You can download it, show it, and everything. And wala siyang problema if it's going to be shown by anybody in their own platform. Ayan. So talagang very nice. Well, Direk Daryl will benefit also kasi talagang that's also an advertisement for the movie. I know this is going to be another blockbuster. I'm pretty sure. Ayan. Pero napaka-striking, no? Nung ano, napaka-sinungaling mo. And then meron mga pictures ng young Ninoy and old Ninoy. So hindi natin alam, no, kung yung word na yon is really pertaining to ano, really pertaining to Ninoy, yung specific na statement na yon. Kasi, asa na ba yung part na yon? Eto, yung part na yan. It seems na yung parang sinasabi during this time at sinasabi kay... Kasi di ba old Ninoy si ano? Old Ninoy si Isko Moreno dito. Siya yung magpe-play ng old Ninoy. Eh hindi natin alam kung directly bang sinasabi yung napakasinungaling mo kay Ninoy dito or baka kasi syempre alam mo naman si Daryl Yap napakasutil rin yan eh, di ba? Yung parang medyo kunwari parang para sa kanya yun. Tapos pagdating sa pelikula iba pala kasi remember what he did dun sa Carmelite Sisters. Yung pinasabog niya talaga yung ano, ulo ng mga sinumpang galunggong. Kasi nga, dahil mahilig silang mag-assume, mahilig silang mag-ano-ano, ayun, nasunog sila dun sa assumptions nila.
nasunog sila sa mga assumptions nila. So parang akala nila Carmelite sisters yung mga yon, ganyan-ganyan, eme-eme. So yun sa teaser, ganun, pagkatapos pagdating sa movie, hindi naman pala mga sisters yung kamadyong ni Tita Cory. Ganon. So parang, ano talaga eh, si Direk Daryl talaga, ano siya yung na-achieve niya na yung, ano, yung pinakamataas na level ng bardagulero. Alam mo yun, yung nasunog ka na sa first level, susunugin ka pa ng second level, third level, fourth level, fifth level. Alam mo, hanggang fifth degree burn, ganon. Yun. Kasi kung matatandaan nyo, yung sa, ano, yung sa Carmelite Sisters, sa teaser, Carmelite, mga madre, merong abito yung ano, merong ano sa ulo yung mga sisters. So ngayon, parang sinasabi, ang daming mga nag-aano doon na nagalit na, parang hindi kasama ni Tita Cory yung ano Carmelite Sisters at saka wala si ano hindi kasama ni Tita Cory yung Carmelite Sisters, ganyan ganyan, 'di ba nagalit doon yung mga Cory-natics, ganyan-ganyan. Nagalit doon. Tapos parang, hindi accurate, revisionism, eme, ganyan-ganyan. Pero yung scene is, nandun na siya sa San Juan. Nasa Manila na si Tita Cory, yung eksena na yon. So, ibig sabihin, first, may kasama mga madre si Tita Cory, pero hindi naman sinasabi doon sa movie na Carmelite Sisters yon. Nag-assume lang yung mga ano, na Carmelite Sisters yon. Kasi, it is well known na si Tita Cory nagstay sa Cebu with Carmelite Sisters prior nung EDSA, ganyan. So parang doon pa lang nasunog na yung mga kalaban ni Direk Daryl, ganyan. So parang sinabi nga na parang hindi naman yan Carmelite Sisters, ganyan. Nandoon naman siya sa Green Hills niyan. Nasa ano naman na siya, nasa Wakwak, yung nasa Wakwak na bahay na siya noon, yung nag-iintay ng magiging ganap sa EDSA, ganun-ganun. Tapos sabi niya, bakit yung ano, di sunog na yung ano, Carmelite Sister issue, sabi niya, binabastos ninyo mga madre na nagmamadyong, eme. So ngayon, nung naging ganun na yung argument, na parang, binabastos yung mga madre, no. Madyong is like a leisure activity, especially for Filipinos with Chinese origin. So ibig sabihin, yung Chinese, yung mahjong is something, hindi siya nakakahiya, 'di ba? Hindi siya nakakahiya. It is a leisure activity, it is a bonding activity of mga titas of Manila noong mga panahon na 'yon, especially noong mga titas na may Chinese origin, 'di ba? May Chinese may Chinese na dugo. And also, kinontent ko 'yan actually eh. If you will notice, doon sa movie na Crazy Rich Asian, 'di ba nag-usap doon yung bidang babae si Constance Wu at saka si Michelle Yeoh, yung character ni Michelle Yeoh at saka yung character ni Constance Wu. Nag-usap sila na parang my mother taught me how to play mahjong, ganyan. Playing mahjong is like emirate, ganyan. So parang ang taas ng tingin nila sa larong mahjong, ganun. So hindi siya bastos. But again, itong mga Corinatics, they assume na parang, hindi, pag nagbadyong ka, nagsugal ka, masama kang tao, kayo lang yun. Kayo lang yung naglalagay ng kasamaan sa isip ninyo. You see the, ano guys, you see the yung pagiging bardagulero ni Daryl Yap. Yung ano niya, binate niya yung mga anti-Marcos, yung mga Corinatics, binate niya na mag-assume, pagkatapos, eventually, nasusunog sila dun sa mga assumptions nila. Ayun. So eventually, pagdating ng actual movie, yung mga supposedly kalaro ni Tita Cory doon na madre, hindi na nakaabito. So hindi mga madre yung kalaro niya. So all along, iyakan ng iyakan yung mga Corinatics, hindi naman pala yung nakalagay sa actual movie. O, diba? Ayan. So, yun, nakakatawa lang. So, itong specific na eksena na to, I would also like to hold my horses na si Ninoy kaya yung sinasabihan na napakasinungaling mong tao. Kasi dito na, di ba? Pag itinignan mo eh. Sinungaling mong tao. Sabay na sabay eh, di ba? Para sinasabihan talaga. Di ba? Pero, ang hirap. Kasi, alam niyo naman, si Daryl.
Ayan, no? Stop na. Sinungaling mong tao. Napaksinungaling mong tao. Ah, di ba? Parang siya eh, di ba? Parang siya, si Ninoy talaga sinasabihan ni FEM, ni Cesar Montano. Parang si Ninoy talaga. But, guys, you know, Direk Daryl Yap did this before, so let us hold our horses. Excited na excited ako kung saan niya sinabi at anong parte, eksaktong parte sa pelikula na eksaktong parte sa pelikula yon na sinabi ni FEM. Ayan. So, very exciting, very exciting. Ayan. Okay. Ayun, so, grabe talaga feeling ko talagang ang daming na ngayon na heart attack. Ayan. So, syempre, alam naman natin si Daryl Yap ay ang dakilang sutil. Pagkalabas ng kanyang teaser. Ayan. O, di ba? Tinag ni Direk Daryl, si Chris Aquino, si Bam Aquino, tsaka si Risa Ortiveros. So sabi niya, meron raw siyang 3 vacant seats for the 2023 premiere night. Napaka-thoughtful naman pala. Ma'am Ludivina Balmores, I'm pretty sure ma-high blood talaga sila. Sabi ni Ma'am Ludivina, Direk Daryl, magagalit naman sa'yo si Chris Aquino. I'm pretty sure, feeling ko hindi magagalit as we speak right now. Tingin ko, nagpupuyo sa galit si auntie mo. Ayun. Nagpupuyo sa galit si auntie mo. Ayun. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, alam mo, Tita Chris, mag-ingat kayo kay Daryl Yap. Mag-ingat kayo kay... Kasi alam nyo, yung napakasinungaling mo, tapos yung magkaharap si feeling ko nanonotil yan si Direk Daryl Yap. So, quiet lang, ganun. Pero okay rin, sige, magalit kayo para eventually magtawanan tayo pagka lumabas yung movie at magkaalaman tayo kung saan talaga nakalagay yung script na yun. Yung napakasinungaling mo, Emmy. Huwag ito sa sinasabihan pala niya, iba, no? Diba? Yung, kasi mag-a-assume sila ng sinasabihan ni FEM, si Ninoy. Kasi nandun sa teaser eh, diba? Pero sa actual movie, pagdating doon, baka iba. Diba? So, ayun. Feeling ko, magkakaroon naman ito ng eksena na galit na naman sila. So, mapahiya eventually. Ayan. Nevertheless, nakakaingit naman po si Chris Aquino, si Bam Aquino, tsaka si Risa Ontiveros kasi meron silang libreng seat sa 2023 premiere night. So, congratulations po sa inyong tatlo. Ayan. Direct tagging talaga para intense, sabi ni IM Chopper. Correct! O, diba? Walang takot! Walang takot! Laban kong laban. Alam mo, sa totoo lang, si Chris Aquino, pag nagmaldita kay Daryl Yap, hindi siya tatantanan ni Daryl Yap. So, kailangan mag-isip ni Chris Aquino dito. Yung pag mag-ano-ano siya, yung unang-una, hindi na sikat si Chris. So, kumbaga parang, whatever Chris is enjoying right now is sympathy because of her current condition na parang, Chris, magpagaling ka na lang, Pero pagka nag-full-on bardagulan si Chris Aquino kay Daryl Yap, kawawa si Chris Aquino. Unang-una, babardagulin mo siya dun sa mga facts and circumstances noong panahon ng yung nabaril si Ninoy at yung mga story leading to the death of Ninoy Aquino. I'm pretty sure Daryl Yap is loaded with facts on what really happened. I'm pretty sure is really loaded. So, kapag magsasabi sila ng ganito, ganyan, Daryl Yap would have full arsenal to throw at these people. So, you really have to think twice before niyo bardagulin ng bonggang-bongga si Daryl Yap. Kasi, I'm pretty sure magkakaiyakan ng wagas yan. Magkakaiyakan ng bonggang-bongga. Ayan. So, kasi di ba nagsastart na silang bumanat-banat ng historical revisionism, mga ganong-ganong mga ganong etos.
may marami silang mga banat na ganyan. Marami silang mga ano. Ano nga dito? Ayun. So parang anyway, ang tawag dito, I really feel na dapat mag-ingat sila. And if you are going to say something about the movie na on a revise, eme, ganyan. If you are going to say something like that, you better be ready. There's going to be a huge bardagulan starting today up until February 2023 on what really happened in 1983. Ayan. So, this is exciting, no? Guys, sa totoo lang, ako ha, sobrang, I really adore Daryl Yap, no? Because of Made in Malacanang and you know, itong participation niya sa pop culture, sa pagpapaintindi, sa pagsasabi ng istorya ng mga Marcos. I think a lot of people do not understand what Direk Daryl Yap has to go through. Kasi, ang creatives po kasi natin dito sa Pilipinas, yung mga advertising executives, yung mga fine art teacher, yung mga artista, director, mga singer and everything. Ganyan. Nakita naman na po natin to eh. Yung mga creatives po natin, most of them are really anti-government, anti-Marcos. Ganyan. Yun yung orientation. Yun yung orientation. Kasi, ano yan eh, parang for quite some time, a lot of artists felt that yung pagiging rebel is sexy and cool. Ganun. And I kind of experienced this nung nasa ano, no? Nung nasa, nung college pa ako. Para bagang ano, pag artist ka, kailangan galit ka. Kailangan anti-something ka, ganun. May, alam mo, merong ganong mold. Merong ganong mold. But, because of that, yung role ng mga artista ng lipunan natin, yung mga artist ng lipunan natin, naging banking yung ano, no, storytelling nila. Naging banking yung storytelling nila. Kasi parang, a lot of them would feel, kasi totoo naman yun, ako naniniwala ako, nang ang artist ay napaka-importante ng role. Kasi more or less, sila yung nagsasabi at nagbibigay sa atin ng POV kung ano ang nangyayari sa lipunan at a certain period. Window sila ng kalagayan ng society at a certain period. Naniniwala naman po ako doon. However, yung mga artist kasi natin, banking yung perspective nila. Karamihan sa mga artist natin. Kung matatandaan ninyo, di ba si Beverly Salviejo, nung naging Duterte supporter siya, di ba sinabi niya na-cancel talaga siya. Yung mga nag-o-offer sa kanya, kasi she was very loud Duterte supporter. Talagang kinancel si Beverly. Sinabi niya, wala siya ng projects and everything, ganyan-ganyan. Look at what happened to ano yung kay si Katrina Velarde also, 'di ba? Kinancel din 'yan. Look at Tony Gonzaga, 'di ba? Kinacancel din. So, ibig ko sabihin, pag ikaw ay artist na hindi nila kamolde at hindi ka sumasakay doon sa banking nila na perspective na kailangan maging anti-government ka o kailangan maging anti-Marcos ka or anything ganyan-ganyan, very likely, you're going to experience discrimination. And this discrimination is manifested through not being extended opportunities. Ayan. Ganon. In the same manner, na yung ibang mga artista na gustong magkaroon ng oportunidad, or at least gustong i-keep yung oportunidad na meron sila, they have to act as if galit na galit sila sa mga Marcoses or galit na galit sila sa gobyerno or something like that. Look at DJ Chacha, di ba? Look at DJ Chacha. Simula nung natanggalan ng prangkisa, yung ABS-CBN, and she was given an opportunity to be with Ted Filon. Parang yung stand niya laging ganun, anti-government, anti-Marcos, ganun. Now, it's very difficult
para sa isang artist sa Pilipinas na hindi ka maging kamolde nung mga yon. And I think Daryl Yap was able to rise above doon sa banking na POV ng mga artist natin. He wanted to tell stories that are not being told. Diba? Which is yung mga storya ng mga Marcoses. Ganon. It's a good decision for him kasi, you know, it's profitable. That's one thing. And at the same time, it provides better perspective doon sa mga nangyayari. Doon sa mga nangyayari. Kasi, hindi po pwede. Kasi bilang artist, wala ka dapat pinipiling istoryang dapat sabihin. Diba? Wala ka dapat pinipiling storyang dapat sabihin. Kung sa tingin mo, ito ay pumuhaw ng damdamin mo, hindi ba dapat ikwento mo? Yun yung responsibilidad ng artist. Ang problema kasi, yung mga artist natin, karamihan sa mga artist natin, most of them pinks, most of them talagang ano, anti-Marcos, anti-government. And they would always focus on poverty, failures of the government, violence of the AFP and PNP, how stupid they are, yung mga ganong ano, mga ganong bagay. And they're not telling the, they're not telling the complete story. They're not telling us the complete story. Bihirang-bihira tayo makapanood ng mga movies, ng mga ano, na merong silbi yung pulis. Di ba, sa mga pelikula natin, kahit sa mga comedy na hindi naman about kapulisan, police and men in uniform are portrayed in a manner na nakakatawa. Stupid, ganyan-ganyan, ganon. So, yun, no, parang yung mga artist natin, parang they were trained to be like that. They were trained to be like that. And Daryl Yap is a different kind of breed. Hindi siya pumasok dun sa molde na yun. So that is why I think Daryl Yap is a very, very important artist of our time. Kasi, hindi siya takot na sabihin yung POV niya na hindi ka molde ng nakakarami. And he made an opportunity for himself to profit from it and to provide perspective to Filipino people. Diba? Kasi minsan, hindi ubrang ano, kung kunwari, artist ka, hindi mo pwede yung purong tapang ka lang, purong ano ka lang, ganun. Siyempre, you also have to think of sustainability. Like, for example, if you want to do something like this, you have to make sure that it is going to continue. Na dapat kikita rin naman yung ginagawa mo. Ganun-ganun. Siyempre, kaplastika naman yung sasabihin natin, art lang lahat. Diba? But for Daryl Yap, ang galing kasi he made it sustainable to do things that he is doing by making sure that, you know, it's going to be successful, it's going to be a success. Napaka-efficient nung ano niya, nung filming niya. And it really wasn't it really wasn't bad yung production niya. Napakaganda nung Made in Malacañang. Napakaganda nung quality nung movie. Yung mga long shots niya and everything, ganyan-ganyan. But of course, ire-reserve ko yung pag-critic dun sa movie, sa mga movie critics. But as a person who have seen the Made in Malacañang movie, napaka-powerful nung message. Napaka-powerful nung message. Ngayon, ang gumanap na old Ninoy dito sa Martyr or Murderer ay si Isko Moreno. So si Isko Moreno, na ano rin siya, no, na ang tawag dito na interview siya ni Katunying. Kasi nga parang medyo pasabog rin yun nung lumabas si Isko Moreno bilang old Ninoy doon sa pelikulang yun. Siyempre tinanong, I just want to read this, no, kasi very timely dahil nga dito sa mom teaser. Tinanong siya doon ni Katunying tungkol doon sa historical revisionism na usual namang binabata ng mga anti-Marcos, anti-Duterte, anti-everything people. Ayan. Sabi dito ni Isko, when you were given a chance to tell your story, you do it.
you did it. Anyway, basahin ko na lang as it is. And the other side of the river has also should be given a chance to tell their side of story. Because in a coin, there is always two sides. And it is up to you as viewers to distinguish. This is not about revising. This is a creative thing done in a country. So the Confederate and the Union telling stories are not rewriting history. There is history in history book. Being altered. Ayan. Medyo magulo yung sinabi niya, no? Pero anyway, as I think ang point dito ni Isko Moreno is that walang revisionism na ginawa dito sa pelikula na to. If you are given an opportunity to tell your story, then you tell your story. Diba? Ay, hindi ka dapat pinipigilan doon. Ayun. It's a fair thing to do. And I think we do not have many Daryl Yap na willing maglabas ng kwento na hindi pa na ikukwento for the longest time. Ganon. Sabi nga natin, di ba, before nung Made in Malacanang, kwento lang nila yung alam natin, di ba? So, with this movie, I'm very, very interested on how Daryl Yap is going to tell the story sa perspective ng pamilya Marcos doon sa nangyari sa pagkamatay ni Ninoy. I think that is something that haven't been talked about for a very long time. Ang daming mga conspiracy theories dyan, ang daming mga ano-ano, ganyan. But at this point, the Marcos family would have a huge platform to be heard on what they felt during that time. Diba? So, napaka-interesting. Let's wait for it. Ayan. And embrace yourselves sa napakahabang batagulang mangyayari.